you get sleepy watching my video, it's because I have the voice of an angel. So what's up guys, Alyon here. Pag-usapan na naman natin ang magulong mundo ng Pinoy basketball. Alam nyo na! So guys, sorry, ngayon lang napag-edit, ngayon lang napag-video. Na-busy sa pumuntang Baguio, pumunta sa kasal, tapos nagkasakit pa. Diyos ko, kaya hindi mapag-upload talaga. Tapos next week, kasal na naman pupuntahan. So ganoon na talaga siguro pagpa-30s na, no? Dati nung pa-18 ka pa lang eh, puro mga birthday pupuntahan mo, ngayon pupuntahan mo mga kasal na. Ano talaga pagpatanda na. So na-trade na nga si Jerick Balanza sa Magnolia Templados Hotshots for a second round pick to Converge. So nakakikita ko dito sa dalawang team, siguro nagbabawas na lang ng players to Converge Fiber Xers para nga after ng draft, pangdagdag ng mga young players possible tong Converge Fiber Xers. Ito naman kay Jerick Balanza to Magnolia kasi nga ang dami nang na-injured niyan sa Magnolia. Na-injured si Rom De La Rosa, na-injured si Aris Dionisio. So good trade for both teams, maganda naman, hindi siya lopsided kasi nga Converge Fiber Xers ay hindi farm team. Pero napapaisip ka kay Jerick Balanza eh. Si Jerick Balanza palipat-lipat ng team eh. So tingin nyo ba guys, magtatagal si Jerick Balanza ngayon sa PBA? Or magiging katulad siya na ibang players na mapupunta rin sa MPBL? So after nga ng trade kay Jerick Balanza eh, may rumor naman na kukuha ng sentro ang Magnolia. Ang next target daw of Magnolia Hotshot is a big man with range. So kukuha sila na sentro na may mga 3-point shooting. Ang mga rumor na gusto nilang kunin is katulad ni Isaac Go, Troy Rosario, Jason Perkins, Bo Belga. Yun ang mga lumalabas sa mga comment section ngayon. Sa mga rumors ito, pwede rin siguro si Troy Reich, big man na may 3-point shooting, may range. Sa 4 players na sinabi dito sa comment section, siguro si Isaac Gomez pwede kasi nga terra firma, farm team. Si Bo Belga, feeling ko dyan na magre-retire sa rain or shine eh, depende kay Coach Engyao. Siguro pangalawang pwede si Troy Rosario kasi Blackwater bossing naman to eh. Si Jason Perkins naman ang kukunin nila eh, medyo mabigat ang bibigyan nilang trade, di ba? So kayo guys, sino ba dun sa apat na players, sila Isaac Go, sila Bo Belga, sila Troy Rosario, Jason Perkins, ang tingin nyo mapupunta this season sa Magnolia Templados Hotshots? Comment down below, pag-usapan natin yan guys. So Magnolia na naman ulit guys. Magnolia Hotshot was interested to acquire Raymond Almasan to Meralco Bolts, but Meralco declines the offer. Grabe, sabi ko na yun, parang na ano ko na to sa isang video ko tungkol kay Raymond Almasan, na kung mapupunta siya sa Magnolia Templados Hotshots, sino ba kasi pwedeng offer na Magnolia Hotshot na papayag ang Meralco Bolts? Hindi naman papayag ang Meralco Bolts na bibigay lang sila James Laput, sila Rafi Rabies. Siguro papayag ang Meralco Bolts kung siguro si Ian Sanggalang for Raymond Almasan. Parehong talented pero alam naman natin na mas lamang si ano, Ian Sanggalang. Kasi medyo injury prone to si ano ngayon eh, Raymond Almasan eh. So kung magpapas sila kay Raymond Almasan, siguro
Hindi naman siguro in-offer si Calvin Abueva. Yun, Ian Sanggal ang Calvin Abueva. Feeling ko hindi mga in-offer yun eh. Feeling ko in-offer yun sila James Lapo tapos round pick. Eh, hindi naman sila mag-assister team. Hindi naman sila farm team. So, straight up na dapat maganda yung trade ang mangyari dito. So, kaya siguro na-decline talaga. So guys, may trade rumor about Cliff Hodge ng Meralco Bulls na matitrade daw siya sa Blackwater Bossing for Troy Rosario. Sa akin, siguro possible tong trade na to, siguro mga next season. Or possible kung ano, siguro mga 50%. Ewan ko, kasi feeling ko mga 50% lang na may chance to. Kasi Meralco Bulls, pakakawalan si Cliff Hodge. Parang ano na rin to si Cliff Hodge dun, si Bo Belga dun. Pero ewan lang natin, kung masiguro magre-rebuild tong Meralco Bulls, eh okay naman to si Troy Rosario, may scoring. Pero pakakawala mo ba yung katulad ni Cliff Hodge? Kasi may mga scorer naman ang Meralco Bulls eh. Nandiyan sila, sila Alain Maliksi. Nandiyan naman sila Chris Newsom. Ano ba naman yung big man mo na ano, 'di ba, defender na sobrang alam mo yun, may pagpalitan talaga ng mukha, may ikipagbasagan talaga ng mukha na tulad ni Cliff Hodge, 'di ba? Pero kung sakaling mangyari tong trade na to, feeling ko si Cliff Hodge hindi magtatagal to sa Blackwater Bossing, siguro mapupunta agad to sa Token Techs. At yung Token Techs kasi 'di ba, sila yung number one team ng MVP group. So, kung sakaling mangyari to, eh, iikot lang siya sa Blackwater Bossing tapos papupunta sa Token Techs. Nagpapalakas lang tong Token Techs talaga, guys. Malabong malabo na mag-i-stay si Cliff Hodge sa Blackwater. Sinasabi ko sa inyo, guys. Kung mangyari man tong trade na to ni Cliff Hodge sa Blackwater Bossing, tumiral ko si Troy Rosario. Malabo, malabo mag-stay si Cliff Hodge sa Blackwater Bossing. Malamang diretso agad sa Token Techs, tropang giga. So guys, comment down below, share your thoughts. Like, comment, share, subscribe. Thank you for watching guys. See you on the next video.